Mga kagacha, kumusta? Gusto niyo ba ng easy win dito sa Illuvium Arena? Pakita ko sa inyo yung binuo kong surprise attack deck. Laro tayo ng rank. So mag-start tayo sa 1521, yung ating rank. Dokachan, okay. Air Illuvial ang gamit niya. So madalas mag-miss yung ating attack dahil mataas yung mga dodge chance nito. Try natin. Baka kunin pa niya itong spore para additional dodge chance. Sabi na eh, kukunin niya yung spore. Alright, so itong deck natin, ang gagawin lang natin sa first round, pass. Hayaan natin siya maglapag ng kanyang mga Illuvial. Pinag-iisipan pa niya kung anong kanyang ilalapag sa first round. Ayun. Synergy agad dyan ng apat na air. Sabi niya, bakit kaya walang nilapag yung kalaban ko? Pass ulit tayo sa second round. Inakiisipan ulit niya, nagtataka siya bakit wala tayong nilapag sa first round. Nagdagdag siya ng mga additional Illuvials. Ayun. Ginulpi tayo dun. Okay, third round. Ito na yung time para gumawa tayo ng surprise attack. Surprise attack. Lagay natin itong mga DPS. Lagay natin itong Empath. Lagay natin itong Flesh. Isa pang Empath. Isang tank dito. Isang tank dito. Move natin si Ranger dito. Gawin natin siyang Bulwark. Let's go! Ito na, manggugulat na tayo. Pwede pa rin tayo matalo dito sa third round. Pero pag na-ice na natin yung setup sa fourth round, mas okay. Yun. Medyo nagulat siya doon, mga kagacha, no? Although close fight, pero medyo nagulat siya bigla, no? Ang daming Illuvial doon sa gilid. Sige, mas kailangan natin itong Lights Chosen. Maganda rin kasi itong Meteoric Onslaught ng i-stun. Oh, sabi na mas pipiliin din niya isa eh. Okay, binigay niya sa atin 'yon. Good sa atin 'yon. Lalagyan na natin ang ating healer. At gamitin na natin yung Meteoric Onslaught siguro. At gamitin natin ito. Let's go. Baka i-adjust niya yung position ng kanyang Illuvial sa left side. Pag ginawa niya yon, malulugi siya sa mastery points. Ang dami niya kailangang i-move sa left side. Pero baka hindi niya nagawin yon, yun yung good choice. Huwag niya nang i-adjust yung position. Yun nga lang, maglalakad siya habang tinitira na natin siya long range. Medyo nagulat siya doon, mga kagacha. Akala niya wala tayong nilalapag. Bigla na lang naglabasan yung mga Illuvial sa gilid, siksikan. Ayan, in-adjust niya, mga kagacha. So medyo nagpalit siya doon. Pumunta na siya sa left side para mas malapit. Tapos ini-stun natin. Ayan. Try niya. Stun. Buti na lang ang Omega, hindi na dadodge. Ayun, hindi niya mapasok, mga kagacha. Okay, so dito na tayo babawi ng mas magagandang augment. So dahil nag-e-evade siya, okay lang dahil Omega naman yung talagang pinakang DPS natin. Naka-focus tayo sa Omega damage. Improve natin yung Omega damage. Attack speed. Omega damage.
energy, meron pang 20, shield, okay, lagay natin kay, ayan, 30 energy, go! Ano kayang gagawin niya ngayon? Pag natalo siya dito, panalo na. Panalo na tayo, ayan. So, naglagay siya ng mga augment. Tingnan natin kung mapapasok niya. Oops. Ayun. Ang kunat ng team na to, mga kagacha, no? Yun, panalo na. So, ayun yung sinasabi kong mga kagacha. Surprise attack. So, plus 13 yung ating rank, minus 15 sa kanya. Okay, laro pa tayo ng isa. 1-15-34, one more. Sana makalaban tayo ng ano, empath deck or yung mga mabibilis, yung aggressive deck na fire type para ma-feature natin yung deck sa iba't ibang kalaban. Ano kaya yung deck na ito? Sana wag air. Ayun. So, iba na naman to. Nature type. So, nag-heal din to. Makuna. Tapos, itong fo, yung ano nga, no? Malakas mang kalkal tong fo. Mabilis umatak. Mukhang mag-i-start siya sa mga fighter doka. Tingnan natin. Fighter doka siya. Alright. Kinuha niya yung Mystic Class. Alright, round 1, as usual, pass lang tayo. Ayan, naglapag na siya ng kanyang mga Nature Illuvial at meron pang isang Rogue. Pero nagulat siya, bakit kaya walang nilapag yung kalaban ko? Round 2, pass. Nag-iisip-isip siya ngayon, bakit kaya walang nilapag yung kalaban ko? Ano kayang gagawin nito? Meron pa ako nakalaban, mga kagacha. Akala niya na disconnect na siguro ako, kaya walang nilalapag. Nung third round, wala na rin siyang nilapag. Parang feeling niya disconnected, pero yun, nagulat siya. Biglang dumami. So, tignan natin, ha. So, naglagay na siya ng wildfire. Ayan, malakas na yung healing ng team niya kasi naka-nature 4 na siya. Lalo na next round. So, ito na yung time. Maglalagay naman tayo dito sa mas malayo, sa opposite dito. Para malayo yung lalakari niya bago makalapit sa atin. Habang umaatak tayo sa kanya. Teka. Ito munang empat. Dito yan. Flish, dito ka. Empath, dito. Yan, siksikan tayo dito. Tapos, tank dito. Another tank, banda dito. Tapos, yung ating ranger dito. Gawin natin siyang bulwark. Let's go! Surprise attack! Ayun, naglapag siya doon, mga kagacha. Nagulat siya. Ah, ayun pala, nandoon pala sa kabila yung mga kalaban. Ayun na. Niraratrat na siya, mga kagacha. Gulat siya. Biglang dami yung kalaban. Ayun. Ngayon, sa fourth round, ito na naman pala isipan, mga kagacha. Kuha muna tayo ng augment, water. Hindi na natin kailangan yan. Ito na lang. Although okay naman tong Sentinel Resonance dahil meron palang Omega Power. Pero ito na lang, kunin na lang natin tong ano, minus 7 energy. Oh, okay lang, saktuhan. Okay, so again sa 4th round, maaaring i-adjust niya yung team niya dito sa kanan para mas malapit. Pag in-adjust niya, mas malapit yung lalakari niya. Ang problema, malulugi siya sa mastery points kasi medyo marami yung babayaran niya para i-move lahat yan. Alright, let's go. So again, 50-50, pwedeng manalo, pwede tayo matalo sa round na to. Hindi tayo masyadong nakalagay ng maraming augment. Pero disadvantage talaga kung i-move niya lahat ng illuvial malapit sa kanan. So mukhang hindi niya yung gagawin, lalakarin lang niya talaga.
Tank lang yung naglalakad sa atin mga kagatsa. Sinasalubong siya ng tank habang umaatak tayo long range. Tingnan natin kung mababasag niya ang ating defense. Hindi niya makayanan mga kagatsa. Heal ng heal, shield ng shield. At tira ng Omega. Ayan, so medyo nag-iisip na siya paano kaya to babasagin tong team na to. Ngayon, maglalagay na tayo ng magagandang augment. Eto, gusto ko to, 30% less healing, isa pa, 20% less healing. So overall, 50% less healing siya. Para hindi mag-regen yung kanyang mga Illuvial at saka yung heal nito hindi masyadong effective. So pag yung mga kalaban ko madalas mag-heal, yun yung ginagamit kong augment. Lalo na yung mga empath deck. Ayan. So tank lang yung naglalakad sa team natin, yung sumasalubong sa kanila. Pero ito tabi-tabi pa rin. Tignan natin kung mababasag nilang ating defense. Heal ng heal, shield ng shield, at cast ng Omega. Yan yung ating ginagawa sa team. Ayun. Plus 8 ang ating rank. Ang laki naman na nabawas dito. Mukhang bug to ah. Sobrang laki naman. Okay, so gusto nyo pa ba ng isang battle? Oh, sige, last battle. Nasa 1542 na ang ating rank. Play rank ulit tayo. Gusto kong makalaban earth or fire. Kasi na-try na natin yung wind, yung nature. Tignan natin. Agila or Aquila. Oh, okay, ito. Ah, malakas tong Forus. Nakita ko na tong deck na to. Mataas yung dodge chance. Tapos itong Forus, sobrang bilis umatak. Naka-attack speed siya ito. Lalagay ito, 30% attack speed. Rip Lance. At meron siyang backline attacker. So tignan natin kung gagamitin niya yun mamaya. Prevent natin itong critical, delikado. Pe-prevent kung makuha niya itong jagged end. Kasi pag nilagay niya, ayan oh, buti na prevent natin, no? Kita niya mga kagacha. Pag nakuha niya yung mabilis umatak tapos critical ng critical, delikado tayo doon. Baka ma-wipe out tayo. So round 1, pass lang ulit. Actually, isa rin sa favorite, Illuvial ko yung Forus na yon, yung mabilis umatak. Bubuo rin ako ng ganung team. Pero sa ngayon, nag-enjoy ako dito sa surprise attack. Sunod-sunod yung panalo ko sa deck na to mga kagacha. Isang beses pa lang natalo yung deck na to. Ginamit ko siya mga siguro mula kagabi nung binuo ko. Nakasabihin na natin 20 games ako, 20. At isang beses natalo. Alam niyo kung saan natalo yung deck ko dun sa ano? Fire type. Actually, kahinaan pa nga ng fire type yung deck ko pero nanalo yung fire. Kasi yung ano, Scoriox, yung kanyang special attack, pag tumatama, nagiging AOE yung damage. So, ang bilis niyang umatak tapos AOE pa. Kaya, ayun. Sabog-sabog tayo sa sulok. Kasi tabi-tabi tayo eh. So, mabilis siyang umatak tapos AOE. Lahat tayo tinatamaan kasi nga dikit-dikit. Okay. So, yun lang naman yung tumalo sa atin so far. Titignan ko kung hanggang kailan mananalo tong deck na to. So far talaga, halos lahat panalo. 99%. Kaya, hanggat di pa nila alam tong surprise deck na to, gagamitin ko lang ng gagamitin. Siguro pag sunod-sunod na yung talo, mga tatlong talo na nasunod-sunod, baka magpapalit na ako ng ibang deck. So ayan, nagulat na siya. Ito yung kanyang backline attacker. Baka mamaya i-question niya na yun dito para pumunta diretso dito sa backline natin. Tignan natin kung i-adjust niya. Pero magbabayad siya ng ano doon, mastery points. Medyo malakas din yung backline attacker niya, di ba? Sumasabog yung ano, AOE rin yung special attack nun. O yung ultimate. Alright, so alisin natin to, delikado to. Tsaka to. Ayos. Na-prevent natin. Nakuha pa natin dalawang card. Lagay na natin siya dito. Healer. At if ever imu-move niya tong kanyang backline attacker sa likod, ang gagawin ko,
Lagay ko to. Omega power. Ayan, in-adjust niya. Naglagay na siya ng healer din. Nagmi-miss yung ating mga basic attack. Nagda-dodge siya, yun, no? Daming dodge. Yun, marami na siyang napapatay sa team natin. Ayun! Let's go! Magtataka siya ngayon, paano na? Tignan natin kung i-adjust niya tong kanyang rogue dito sa mismong tapat natin para teleport agad siya dito sa backline. Ayun! Nilapit niya mga kagacha. Medyo ano ah, masakit na yung damage niya. Kung mapasok na mga kagacha, ayan oh. Nakakapasok na oh. Woo! Very close. Medyo marami na siya napatay dun ah. Ayun. Victory! So ayun mga kagacha, yung ating playstyle ngayon, 1551 na yung ating rank. So sunod-sunod yung panalo ko sa deck na to mga kagacha. Isang beses pa lang natalo dun nga sa may fire type na may Scoryox. Na kapag nag-special attack, sobrang bilis nung attack niya tapos splash damage. So dahil tabi-tabi tayo, yung splash damage niya nasasapul yung maraming illuvials natin, dun ako natalo. Even though advantage yung affinity natin, water tayo, fire siya. Pero ewan ko, ba't ang lakas pa rin talaga nung Scoryox. Anyway, sana na-enjoy nyo tong video na to. Bubuo pa tayo ng mga interesting deck in the future. Sa ngayon, tinatry ko pa rin itong water affinity. Gusto ko talaga yung water type. Pero if ever bubuo rin ako ng nature, parang yun yung gusto kong itry sa susunod. So kung naglalaro kayo ng Illuvium, don't forget to subscribe. And as always, enjoy your games and see you on the next video.